trying to call Catherine kasi somebody would like to give her some money also. Magpapadala rin daw siya ng 2K kasi this is a girl who asked me for some food. Sabi niya kahit babayaran na lang daw niya ng ano ng mangga. Pero I don't really care about the mango. All I just wanted was just send her. Hindi man ganun kalaki, pero I thought that it could actually give her something, diba? I'm trying to contact her, pero siguro naka-offline na siya. Did not answer. Ayun. Okay, I'm still gonna try anyway. I can say na naka-online siya. Naka-green eh. So, let's see if we can be able to contact her. Kasi there's somebody na willing naman tumulong. So, I mean, that would really help. I don't mind helping that way. Yung konting bagay na naitutulong ko, I'm sure na pag nakita naman ng iba, tapos tutularan nila. Oh, see? Yun ang main point kung bakit ko ibinivideo, bakit ko pinupost. Because I know that I am actually setting a great example right here. Kasi lalo na it's pandemic time. So, there are cases that a lot of people would like to ask for some financial support or at least some food. And then pag na-post ko, and then if somebody can see it, at least there is a way that she can also be able to help. Kaya maganda itong paraan ng ating pagtulong, di ba? So, sana maano niya itong tawag ko, si Catherine Galano. So, I'm doing this, guys, para at least if somebody would be able to see it as well. Katulad niyan, biglang may nakakita doon sa pinost ko, and then she said that I want to help her as well. So, hindi lang yung katulad yung binigay ko, konti lang, pero this person, willing siyang magbigay ng 2,000. So, it means a lot to this person na gusto naming tulungan. Hello, darling. Hello? Oh, si Mystica ulit. Okay. May Western Union kayo? Wala po. Wala? Wala po. Ah, okay. Kasi may gustong magbigay ng 2,000. Kasi pinost ko kasi, yung ano kanina, nung kinakausap ko yun ng anak ko. So, may nakakita, gusto rin daw magbigay ng 2,000. So, walang Western Union dyan? Wala po eh. Palawan at Cebuana lang. O sige, sabihin ko na lang sa kanya ngayon kung ano, kasi nasa ibang bansa ata yon. So, kung hindi pwede, sabihin ko na lang na ipandala na lang sa Western Union, ako na lang kukuha, and then, yung anak ko na lang ang mag-send sa'yo. Ganun na lang, no? Okay, so ganun na lang. Okay, iha. O sige, antayin mo, ha? So, kausapin ko ulit. Okay. Okay, bye-bye. All right. Okay, darling. Bye-bye. Okay. So, anyway, since she doesn't have any Western Union, so there's no way that you'll be able to send her through Western Union. So, I guess the best way would be, I think you just send it to my son's name, and then once my son is gonna get it through Western Union, and then she can just immediately transfer it to this person, okay? So I'm really very thankful to this person. What's her name? Her name is Ben Mug Tom Evans, okay? So Ben Mug Tom Evans. That's really very, very nice of you. I mean, that would really mean a lot to this person because, you know, for her not asking me any money at first. She didn't ask me for any money. She just said that she just wanted to have some food. And then because she said that her stomach was already aching. So, masakit na daw yung tiyan niya.
So I felt like, wow, I was really touched. I was crushed, actually, because, you know, I've been eating a lot, and my problem is I've been eating too much. And then here comes a girl asking me for some food, and then she was even willing to give some mangoes in return. See, I mean, so I felt her. I really felt her. So that was the reason why I have decided right away to send her. You know, I told my son to send her. That's what we did. So thank you so much, Bermagton Evans. Thank you so much. You're really a great person, and God loves you. Wala, hindi ko makontakt Stanley. Stanley, pakinggan mo to, anak. May gustong magbigay din kay Catherine ng 2,000, kaso nga wala ngang Western Union si Catherine. So ang gustong mangyari ng magbibigay na si Ben Magtom Evans, gusto niyong mangyari, sa'yo na lang niya isesend. Okay, so kailangan ibigay mo yung info mo sa kanya para ibibigay sa'yo through Western Union, and then once na nakuha mo, ikaw na lang yung magsisend through Smart Padala kay Catherine. Okay? So, ganun na lang gawin mo, anak, ha? Para at least kahit papano matulungan, lalo na naawa daw siya doon sa bata. So, at least yung pag-post natin, at least nakatulong, o, diba? Yun naman na yung point talaga natin, na gusto nating tumulong sa kahit maliit na paraan. Pero pag meron namang ibang tao na nakakita at sumunod din, o kaya'y tinularan ko ano yung ginagawa natin, kasi it still makes a big difference talaga. Kahit konting bariya lang, kahit konting pera lang, kung alam natin na nakakatulong, kahit papaano may pantawid gutom man lang, di ba? Kasi naiintindihan natin kung ano yung sitwasyon ng mga ibang tao. Well, dahil nga sa ang hiling lang naman niya is pagkain, hindi naman talaga siya humiling ng pera. Meaning to say, talagang yung tao ay kailangan talaga niyang pagkain. Sasabi niya na pwede daw humiling ng pagkain kasi masakit na daw yung tiyan. So, I mean, nakita na natin may mga anak din siya. Tapos, nakita na natin yung kalagayan nila, diba? So, that's a great example, anak. So, kung makuha mo itong message ko, darling, please, kontakin mo na lang, okay? Ben Magtom Evans ang pangalan niya. So, anyway, once again, to Ben Magtom Evans, thank you so much. At least you got a great, very, very kind heart, and I'm sure that God is also using you as an instrument in order to be able to help some people who are hungry, especially this time of pandemic crisis. So God bless you, and more power to you. Pareho sila nung si Adore, yung yayo namin, pareho silang hindi sumasagot. Tingnan mo, I'm calling him also, tapos si Stanley, at hindi sila sumasagot. Pareho silang hindi sumasagot. I'm just wondering. Kasi nag-change na rin pala ng ng Smart Padala number itong si Catherine. Nangyari. Pareho silang hindi sumasagot. Okay. So anyway, that was a great gesture coming from, what's her name again? Ben Magtom. Ayun. Si Ben Magtom pala. Oh, sige po, ma'am. Maraming salamat po. Thank you very much. And then, mag-wait lang ako sa empo ni Sir Stanley. And then, kapag natanggap ko ng empo niya, ipapadala ko tomorrow ang money. So, maraming salamat po. Na-touch talaga ako sa video yun ni Christine, pati na yun ang bata, nag-touch talaga ako. Kaya nadurog ang puso ko kapag nakita ko na yun, talagang deserve sila matulungan. At yeah, deserve talaga siya matulungan. At pasalamat din ako dahil sa inyo po, madam. Nakita ko yung video. Yun, nadurog ang puso ko na gusto kong tumulong din. Salamat po. Oh, di ba? Just like I told you guys na yung konting paraan namin para makatulong, and then
our ultimate goal is actually to have at least some people who's got some hearts na talagang golden talaga yung kanilang heart. So, if ever na sila rin ang kinatok ng Diyos, yung puso nila, I am sure that they can also do something. Because, yun nga, ginagamit sila ng Diyos para at least maipapakita sa lahat na God exists. Eh kung hindi siya gagamit ng mga instruments katulad namin, katulad natin, kung sino yung mga may iba pang mga paraan din para tumulong, well, I am sure that God bless you talaga. Yes, dear. So, thank you so much. So, inaantay ko na lang kung ano yung response ni Stanley. I've been trying to contact also yung yayo namin, but both of them are not responding. So, let's just wait. Hindi. I've been trying to call you, darling. I-send mo sa akin yung info mo kasi may magpapadala para doon sa Catherine. Ibigay mo sa akin yung info mo. Name, address, at saka phone number na nasa ID mo. Okay? O kaya directly mo nang isend sa kanya. Tandi, directly mo nang isend sa kanya. Yung ibinigay ko sa iyo na ano, na profile. Stanley. Talagay ko, they are in an area where the signal is really very, very